mula sa resulta ng LESF o Learner Enrollment Survey Form na bahagi ng enrollment procedures ngayong school year 2020-2021 ay malalaman kung anong modality ang preferred ng mga mag-aaral para sa nalalapit na pasukan. Dahil sa announcement na ibinigay ng IATF na suportado naman ng ating presidente at ng gobyerno, walang mag-aaganap na face-to-face learning delivery hanggat walang bakuna. Kung kaya't, dalawa na lamang ang mode of learning delivery sa Dasmariñas, modular o online. Sa paraang ito, ang mga bata ay mag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng module. Ang mga modules na magagaling sa regional office ay i-download sa division office para ito ay may print. Matapos i-print, isasagawa ang sorting upang pagsamasamahin ng mga modules ayon sa quarter, learning area at grade level. Matapos ito, ilalagay ang mga modules sa isang kiosk na kung saan ang mga silid-aralan ay maaari ring magsilbing kiosk dahil pansamantala namang walang gagamit nito. Ang magtatakda kung saan, kailan at aling classroom ang magsisilbing kiosk o lugar ng pagkukunan at pagsasaulian ng printed modules ay ang eskwelahan kung saan naka-enroll ang isang mag-aaral. Siguraduhin naka-enroll ang bata at naka-register gamit ng LESF sa school na nais nitong pasukan. Siyempre, ang piniling modality ay ang Modular Distance Learning. Maaaring magtakda ng ilang alituntunin ang eskwelahang pinasukan para sa pag-release at pag-retrieve ng modules. May focal person na i-assign sa pamamahala ng pagbibigay at pagsasaoli ng module. Ito ay sa pakikipagtulungan sa mga opisyalis ng barangay. Inaasahan ng mga magulang o sino mang nakatatanda ang kukuha ng module sa itinakdang lugar o kiosk. Bago ito, kinakailangan mag-online registration o kaya ay gumamit ng QR code bilang safety measure upang mapanatili pa din ang kaligtasan ng bawat isa. Ang QR code o Quick Response Code ay magsisilbing tanda ng eskwelahan kung kanino naka-issue ang module at mga pagkakakilanlan nito upang madali ring ma-locate ang module na pagmamay-ari ng gobyerno. Ang modules ay pansamantalang ipinahihiram sa mga bata kaya dapat lamang mapanatilihin ang kaayusan nito. Ang magja-generate ng suggested QR coding system ay ang school na pinag-enrollan ng mga mag-aaral. Mayroong mga available sites sa internet na maaaring gamitin ng paaralan sa pag-generate ng QR code. Sa oras na matanggap na ng bata ang kanyang sariling module, masisimula na niya ang kanyang pag-aaral. Kung ang mag-aaral ay independent, maaari na siyang sumagot sa mga activities sa module. Subalit, sa mga dependent na bata o yung mga wala pang sariling kakayahang sumagot, lalo na sa mga lower grade levels, kinakailangan ng gabay ng magulang o ng mga nakatatanda. Bago magsimula ng pag-aaral, ang mga bata gamit ang module, kinakailangang basahin at unawain muna ang mga panimulang paalala o salita upang magabayan siya sa paggamit ng module, upang maging pamilyar ang mga bata sa bawat bahagi ng module. Matapos ito gamit ang separate sheet, maaari nang sumagot ang mga bata sa module ayon sa wastong pagkakasunod-sunod nito. Uunahin ng bata ang part ng introduction kung saan makikita ng bata kung ano ba ang inaasahan sa kanila o yung tinatawag nating competency o skills na kailangang malinang sa kanila. Makikita ito sa parting alamin. Samantala, sa pati naman ng suriin, magsasagot ang mga bata sa mga activities na maghahatid sa kanya na unti-unti niyang maunawaan ang konsepto ng aralin. Matapos ito, dadako ang bata sa development part na kung saan susubukin ang prior knowledge ng mga bata ukol sa aralin. Tutuloy ang mga bata sa parteng klasin kung saan pag-uugnayin ang mga prior knowledge ng bata at ang mga bagong konsepto na pag-aaralan niya. Matapos ito, pagyayamanin ang kaalaman ng bata sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga concept, competencies o skills. Ngayong alam na ng mga bata ang mga target skills o competencies sa pamamagitan ng iba't ibang activities, dadako na siya sa engagement part kung saan lilinangin ang kaalaman ng mga bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sitwasyon na kung saan maaaring maiugnay ng mga bata ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Dito masusubok ang kakayahan ng bata sa pagsasagawa ng mga tasks o performance activities na kung saan madedevelop ang kanyang knowledge, skills, attitudes at values. Sa patuloy na pagsasagot ng mga bata sa pating iangkop, dito lubusang malilinang ang kakayahan at pag-iisip ng mga bata ayon sa konsepto na kanyang pinag-aaralan sa pamamagitan ng iba't ibang real-life activities.
Ang huling parte ng module na sasagutan ng mga bata ay ang assimilation phase. Dito masusubok ang kakayahan ng mga bata na bumuo ng mga konsepto, output o performance. Ang huling part ay tinawag na assessment kung saan susubukin ang kakayahan ng mga bata upang mabatid kung natutunan ba niya ang target skills o competency o kung na-master ba niya ang aralin. Maaaring silipin o gabayan ng mga magulang ang mga bata habang nagsasagot sila ng module. Matapos masagutan ng mga bata ang module, ito ay kanilang ibabalik sa nakatakdang mga lekto ng module. Kinakailang mapanatili ng bata na malinis ang module, hindi gusot o walang di ka nais-nais na sulat ang module. Kasabay ng pagbabalik ng module, isasubmit din ng mga bata ang kanyang portfolio na naglalaman ng iba't ibang output na ginawa niya ayon sa itinatadhana ng module. Ang portfolio ang magsisilbing lalagyan ng mga output ng mga mag-aaral. Ito ay pwedeng paper-based portfolio o kaya naman ay virtual portfolio. May tatlong uri ang portfolio organizer. Ito ay ang mga sumusunod. Working portfolio o lagayan ng mga araw-araw na gawain ng mga bata. Maaari ring show portfolio o isang organizer na naglalaman ng mga best outputs ng mga mag-aaral. At maaari rin namang kombinasyon ng working at show portfolio na tinatawag na documentary portfolio. Narito ang ilang halimbawa ng paper-based portfolio at virtual portfolio ayon kay Dr. Marilyn Baligtas ng Philippine Normal University. Kasama ninyo ang DepEd Dasmariña sa pagtaguyod at pagtawid ng school year 2020-2021 ng maayos at ligtas. Kasabay na rin ang pagdiriwang ito ng isang dekadang dekalidad. Welcome to the brave new world, anchored in Dasmasipag, Dasmagaling, at Dasmasiglang paglilingkod.